14 ng Agosto, Biyernes, pagunita kay San Maximiliano Mary Kolbe, pari at martir. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit kay Jesus ang ilang pariseo na hangad siyang subukan at tinanong nila siya, "Pinahihintulutan bang diborsyahin ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan?" Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa na sa simula'y ginawa sila ng may kapal na lalaki at babae? At sinabi rin itong iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at pipisan sa kanyang asawa at magiging iisang katawan ang dalawa? Kung gayoy, hindi na sila dalawa kundi iisang katawan lamang. Kaya huwag paghiwalayin ng tao ang pinagbuklod ng Diyos." At sinabi nila, "Kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ang babae ng kasulatan ng diborsyo bago siya paalisin?" Sinabi naman niya sa kanila, "Alam ni Moises na matigas ang inyong puso, kaya pinayagan kayong diborsyohin ang inyong mga asawa, ngunit hindi ganito sa simula. At sinasabi ko naman sa inyo, kung may magpaalis sa kanyang asawa, malibang dahil sa pagtataksil at saka magpakasal sa iba, nakiapid na siya." Sinabi naman ng mga alagad, "Kung iyan ang itinadadhana para sa lalaking may asawa, walang pakinabang sa pag-aasawa." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi matatanggap ng lahat ang salitang ito, kundi ng mga pinagkalooban lamang nito. May ilang ipinanganak na hindi makapag-aasawa, may iba namang ipinakapon ng tao, at may iba ring tumalikod sa pag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Tanggapin ito ng pwedeng tumanggap." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sinabi naman ni Jesus sa kanila, "Alam ni Moises na matigas ang inyong puso, kaya pinayagan kayong diborsyohin ang inyong mga asawa, ngunit hindi ganito sa simula." Sinagot ni Jesus ang tanong ng mga pariseo tungkol sa kontrobersyal na usapin ng diborsyo. Bagamat batid niya ang kanilang maruming layunin, nais ng mga pariseo na mapulaan sa Jesus nang hingin nila ang kanyang opinyon ukol sa turo ni Moises tungkol sa diborsyo na matatagpuan sa 24 na kabanata ng Deuteronomio, talata 1-4. Sa kabuuan, isinasaad ng batas na ito na ang isang lalaking may asawa ay pinahihintulutang hiwalayan ang kanyang kabiyak kapag may isang bagay na hindi nagugustuhan ang kanyang kabiyak. 2 grupo ang may hawak sa magkasulungat na paniniwala. Para kay Rabbi Hillel at sa kanyang mga tagasunod, maaaring hiwalayan ng mister ang kanyang misis batay sa maliliit na dahilan tulad halimbawa ng sunog sa pagkain. Sa kabilang banda, para kay Rabbi Shammai, maaari lamang hiwalayan ang misis dahil sa mabigat na kasalanan ng pangangalo niya. Kaninong opinyon ang papanigan ni Jesus? Walang karapatan ang mga tao na magpanukala ng mga batas na sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Batay sa prinsipyong ito, ibinalik sila ni Jesus sa orihinal na layunin ng Diyos nang likhain niya sina Adan at Eva. Ang 2 taong ito na pinag-ugnay ay naging magkatuwang sa buhay at pag-ibig at inaasahang magkasama sa habang panahon. Ang kanilang katapatan at pag-ibig sa isa't isa ay sasalamin sa pag-ibig ng Diyos na inilahad niya nang gumawa siya ng tipan sa tao. Pagsasagawa. Tapat ang Diyos sa kanyang pangakong pag-ibig para sa atin magpakailanman. Matatanggap ba natin ang iniaalok niyang ito na may buong pagtitiwala gaya ng pananalig ng mga bata?